Yan, so guys, galing na kami dito dati. So, actually, araw-araw namin dinadaanan ito kasi malapit lang sa bahay. Ayan. Malapit lang siya dito sa bahay. So, araw-araw kami dumadaan dito. Pero, ngayon ko lang siya na-tsempohang bukas. So, ito yung ginagamit. Ito yung sinaunang ginagamit ng matatanda ng pagtatahe. Ano ba tawag nila dito? Yan. So, usually, umuupo sila dito. Tapos, inaano lang to. Yan. Hindi ko lang kalimutan kung tawag dyan eh. Kasi yun yung unang ginagamit nila. So, ano naman to? Ito yung... Wow. Buto. Tungtulbo. Buto ng kalabaw. Ay, kalabaw ko pala. Ito naman ay ano to? Sugod. Sugod. Ito siya. Paggawa lang sa kamay ng tao. Ayan. Green heddle. Ito yung mga wallet. Ata to wallet. Ay, hindi ko alam kung anong yan. Yung mga bayan doon. Nagamit sa pagtatahe. So guys, akyat tayo sa taas. Actually, bahay pala to ni Marcos. Former President Marcos. Dito siya ipinanganak. Dito mismo sa bahay na to. Ayan. Ganyan pa yung mga sinaunang bintana noon, kahoy. Ito yung kusina nila dati. So, napakaganda. Ang ganda ng tanawin, guys. Ayan. Dito sa probinsya namin, uso-uso yung mga balon. So, dito, meron silang balon. So, ito usually yung kinukuha na namin ng tubig nun. Dito kami kumukuha ng inumin. Ng pangligo. Yan. Diba yung sinauna dati? Dito sa probinsya. So, ganyan siya, guys. Ayan. Maganda ng puno. So, meron silang baba. So, ganito yung kusina nila. Meron silang pintuan dito. So, gamit pa yung bamboo. Mga kawayan pang uso noon eh. So, ganito lang yung kusina. Meron dito CR. So, yung kusina. Yan. So, ito yung mga palayok. Ito yung mga ginagamit nung unang panahon ng pagluluto. Tapos, dito sila nagbabayo. Ay, ito yung ginagamit natin pambayo nun. Ayan. Naalala ko, guys, dati nagbabayo rin kami dito. Yung mga kamote, saging, or munggo. Ayan, ito yung ginagamit namin pambayo. Binubuhat lang ito, tapos ginaganon. Ayan. Diba? Na ganyan. Mother's feeding. Si mga basket. Ayan. So, papasok tayo ngayon dito sa kwarto. Kung saan mismo sinilang si former President Marcos. Ayan yung family pictures niya. Ayan.
Nalala ko guys, ganito yung sahig dati. So ang ginagawa namin paglinis yung kandila. Kandila, kinikis-kis namin dyan. Tapos saka siya ibubunot. Ibubunot, di ba? Naalala niyo yun guys. Kaya sobrang tintab. Sang dulas-dulas. Kasi noon hindi pa uso yung floor wax eh. Di ba? So kandila lang. Talagang ano. May floor wax na pero mahal. Tapos ito yung gitara. Gitara ano. May tawag dito pero hindi ko alam eh. So yan, naupo ka lang dyan. Tapos mag-bayonin ka. Ewan, hindi ko alam. So dito siya. Dito siya, dito siya sinilang mismo. Dito. Ayan mismo yung higaan niya. Ayan. Si Doña Josefa, yung nanay niya. Nanay ni President Marcos. So dito siya isinilang mismo. Dito sa higaan na to. Same bed. Ayan. So, hindi siya pinapalitan, guys. Ito na mismo yung higaan nila dati. Tapos, merong ganyan. So, meron din kami ganito eh. Dati yung kay Ina. So, ito yung gamit niya ng baby siya. Diba, pag meron tayong sinilang na mga baby, nilalagyan natin sila ng mga ganyan, an-anib, kumbaga, pagtabi ng mga masasama, di ba? Dito naman sa kabila. So, ayan sila. Dito naman sa kabila, dito sila nagdadasal. Kaya may mga libro ng Bible, mga rosary. Ayan. Dito sila mismo nagdadasal, nagpe-pray. Ayan. So may bintana siya, ayan. So may highway, guys. Ayan. Highway, malapit lang ang bahay namin. So, diretso lang doon. Malapit sa may puno ng mangga na yun. Doon lang kami. So, araw-araw kami naglalakad dito. So, ngayon ko lang siya nasimpuhang bukas. Kaya ngayon lang ako nakapasok. Ayan. Diba? Ganda. Ito yung ginamit niya siguro nung bininyagan siya. Ayan. Young Ferdinand. Baby cloth. Okay. Gigit ng sapatos niya. Hindi, siya mismo. Gamit niya mismo. Family picture nila. Okay, Edraline clan. Ayan. Family. Ito yung picture pa ni Doña Josefa, yung nanay niya mismo. Ayan. Sungka! Yan yung favorite na laruin ng mga bata noon. Sungka. So, meron din kami sungka noon, kaso pinagbawal na nung ano kasi, ewan ko, may kasabihan kasi na masama daw sa loob ng bahay ang sungka. Pero, masarap laruin ng sungka. Ito yung mga laruan na ginagamit ng sinuunang panahon. So, ayan. Yan, lahat yan nalaro ko na rin kasi yan ang usong laro noon, 'di ba? Hindi pa uso ang internet. Yan, mga ganyan. Jolens, baril-barilan, trompo, isgagamba, lalagay mo sa posporo. Siguro ito yung dito siya nag-aaral. Ganyan siya nung bata siya. Siguro talagang simula ng pagkabata niya tutok siya sa libro. Mahilig siyang humawak ng mga libro. Ito yung mga awards ni Doña Josefa. Edraline Marcos, yung nanay niya. Ito yung mga award na natatanggap niya. Ayan. So, simula pa lang noon, nasa lahi na nila yung pagiging matalino.
napakadaming awards ng mama niya, ng nanay niya. Lack of recognition, appreciation. Si Doña Josepa. Wow. Ayan. So, ito naman yung mga gamit ni Marcos, ni Ferdinand Marcos mismo. Ayan, Philippine College of Arts and Trades. Ayan pa, meron pa siya doctors. Doctor of Social Work. Kanina niya, Doctor of Education. Then, ito pa. Philippines Women's University. So, ayan. Guys, ito yung matitahan ni Ferdinand Marcos. Siya ay maliit pa lang. Dito siya naglalaro, dito siya tumatakbo, dito siya pinanganak mismo sa lugar na to. So, tara, uwi na tayo guys. Yun lang, maliit lang naman itong bahay nila. Pero, ayun lang. Alagang-alaga pa rin siya hanggang ngayon. So, yun guys, uwi na tayo. Dito tayo dadan kasi kailangan pa natin pumunta ng sentro. Dahan-dahan lang sa pag... Hagdan kasi madulas. Madulas yung ano, yung hagdan. Yeah. Okay. So, meron lang siyang entrance fee. 30 pesos ang isang tao. Okay na yun kasi para sa mga naglilinis, mahirap to linisin. Yan guys yung... sahig, napakakintab. Kaya dahan-dahan lang sa paglalakad kasi napakadulas. Ay, 60 pesos. 60 pesos. So, ayan yung harap niya, guys. Yes, ganyan. Okay, tara. Okay. Ito yung gilid niya. Ayan yung gilid niya. Okay, bye guys. So, yan ang yung bahay ni Marcos. Dito siya pinanganak, no? So, kailangan ko na pumunta ng sentro. So, see you guys. Bye-bye.